Ruth. Ang pakikiramay ni Ruth kay Naomi. Unang Kabanata. Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa lupaing ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Huda ay pumunta sa Moab kasama ang asawa at dalawang anak niyang lalaki para roon muna manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay Naomi, at ang dalawang anak nila ay sina Mahlon at Kilion. Mga angkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at ang dalawa niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa, at Ruth naman ang isa. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay sina Mahlon at Kilion. Kaya si Naomi na lang ang naiwan. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Huda. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Huda, sinabi ni Naomi sa dalawang manugang niya, "Bumalik na lang kayo sa inyong ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo sa mga yumao ninyong asawa at sa akin. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayong muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan." Pagkatapos, hinalikan sila ni Naomi. Humagulgul sila. At sinabi sa kanya, "Sasama kami sa inyo sa pagbalik nyo sa kababayan ninyo." Pero sinabi ni Naomi, "Umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at makakapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari, dahil matanda na ako. Pero ipagpalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi, at magkaanak pa. Hihintayin nyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maaari mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo, dahil pinahirapan ako ng Panginoon." At umiyak na naman sila ng malakas. Pagkatapos, hinalikan ni Orpa ang biyanan niya at umuwi. Pero si Ruth naman ay nagpaiwang kasama ni Naomi. Sinabi ni Naomi, "Bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya at sa kanyang Diyos, kaya sumama ka na rin sa kanya." Pero sumagot si Ruth, "Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan niyo ay magiging kababayan ko rin. At ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan na ang maghihiwalay sa ating dalawa." Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao'y nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, "Si Naomi ba talaga ito?" Sinabi ni Naomi sa kanila, "Huwag niyo na akong tawaging Naomi, kundi tawagin ninyo akong Mara. Dahil pinapait ng makapangyarihang Diyos ang buhay ko. Pag-alis ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng Panginoon nang walang-wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Naomi, dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon." Nagsisimula pa lang ang anihan ng Sebada nang dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita. Nakilala ni Ruth si Boaz. Ikalawang Kabanata. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Gusto ko po sanang pumunta sa bukid at mamulot ng mga nalaglag na uhay mula sa mga tagapag-ani sa bukid ng taong magpapahintulot sa akin." Sumagot si Naomi, "O sige anak." Kaya umalis si Ruth at namulot ng mga nalaglag mula sa mga tagapag-ani. Nagkataon na doon siya namulot sa bukid ni Boaz, na kamag-anak ni Elimelech. Si Boaz ay mayaman at makapangyarihan. Habang nandoon si Ruth, ay dumating si Boaz mula sa Bethlehem
at binati ang mga tagapag-ani. Sumainyo nawa ang Panginoon, sumagot ang mga tagapag-ani. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Tinanong ni Boaz ang kanyang katiwala na nangangasiwa sa mga tagapag-ani. Sino ang dalagang iyan? Sumagot ang katiwala. Isa po siyang Moabita na sumama kay Naomi na bumalik mula sa Moab. Nakiusap siya sa akin na payagan ko siyang mamulot ng mga uhay na nalaglag mula sa mga tagapag-ani. Mula kaninang umaga, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho niya hanggang ngayon. Nagpahinga lang siya ng sandali sa kubon. Sinabi ni Boaz kay Ruth, "Anak, makinig ka. Huwag ka nang pumunta sa ibang bukid para mamulot ng mga nalaglag. Dito ka nalang mamulot kasama ng mga utusan kong babae. Tingnan mo kung saan nag-aani ang mga tauhan ko at sumunod ka sa mga utusan kong babae. Sinabihan ko na ang mga tauhan ko na huwag kang galawin. At kapag nauuhaw ka, uminom ka lang sa mga tapayan na inigiban ng mga tauhan ko." Nagpatira pa si Ruth sa harapan ni Boaz bilang paggalang at sinabi, "Bakit napakabuti niyo po sa akin? Gayong isang dayuhan lang ako." Sumagot si Boaz, "May nagkwento sa akin ng lahat ng ginawa mo para sa biyanan mong babae, mula pa noong namatay ang asawa mo. Iniwan mo raw ang iyong ama at ina, at ang bayang sinilangan mo para manirahang kasama ng mga taong hindi mo kilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matanggap mo mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pinagkanlungan mo." Sinabi ni Ruth, "Napakabuti po ninyo sa akin. Pinalakas ninyo ang loob ko at sinabihan ng mabuti kahit hindi ako isa sa mga utusan ninyo." Nang oras na para kumain, sinabi ni Boaz kay Ruth, "Halika, kumuha ka ng pagkain at isawsaw mo sa suka." Kaya naupo si Ruth kasama ng mga tagapag-ani at inabutan siya ni Boaz ng binusa na trigo. Kumain siya hanggang sa nabusog at may natira pa siya. Nang tumayo na si Ruth para mamulot ulit ng mga nalaglag na uhay, nagutos si Boaz sa mga tauhan niya, "Huwag ninyong hihiyain si Ruth, kahit mamulot pa siya malapit sa mga binigkis na uhay. Kumuha kayo ng mga uhay sa mga binigkis at iwan para sa kanya, at huwag niyo siyang sasawayin." Kaya namulot si Ruth ng mga nalaglag na uhay hanggang sa lumubog ang araw. At nang magiik na niya ang naipon niyang sibada, ay umabot ito ng mga kalahating sako. Dinala niya ito pauwi sa bayan at ipinakita sa kanyang biyanan na si Naomi. Pagkatapos, kinuha niya ang natira niyang pagkain at ibinigay kay Naomi. Nagtanong si Naomi sa kanya, "Saan ka namulot ng mga nalaglag na uhay kanina? Kaninong bukirin? Pagpalain nawa ang taong nagmagandang loob sa iyo." Ikinuwento ni Ruth kay Naomi na doon siya namulot sa bukid ng taong ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Pagpalain nawa ng Panginoon si Boaz. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa mga taong buhay pa at sa mga patay na." At sinabi pa niya, "Si Boaz na sinasabi mo ay malapit nating kamag-anak. Isa siya sa may tungkuling mga laga sa atin." Sinabi ni Ruth kay Naomi, "Sinabi pa po ni Boaz sa akin na sa mga tauhan lang niya ako sumama sa pamumulot hanggang matapos ang lahat ng mga aanihin niya." Sinabi naman ni Naomi kay Ruth, "Anak, mabuti nga na sa mga utusan niyang babae ka sumama, dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo sa ibang bukid." Kaya sumama si Ruth sa mga utusang babae ni Boaz sa pamumulot ng mga nalaglag na uhay, hanggang sa matapos ang anihan ng sibada at trigo. At patuloy siyang nanirahan kasama ng biyanan niya. Ang kahilingan ni Ruth kay Boaz. Ikatlong kabanata. Isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo. Natatandaan mo ba si Boaz na kamag-anak natin, na ang kanyang mga utusang babae ay nakasama mo sa pagtatrabaho? Alam mo, magigiik siya ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka, magpabango, at isuot ang pinakamaganda mong damit. Pumunta ka sa giikan, pero huwag kang magpakita sa kanya hanggang sa makakain at makainom siya. Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya hihiga.
At kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya. At doon ka mahiga. At sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin mo. Sumagot si Ruth, "Gagawin ko po ang lahat ng sinabi ninyo." Kaya pumunta siya sa giikan para gawin ang lahat ng sinabi sa kanya ng biyanan niya. Nang matapos kumain at uminom si Boaz, gumanda ang pakiramdam niya. Nahiga siya sa tabi ng bunton ng sebada para matulog. Dahan-dahang lumapit si Ruth at iniangat ang kumot sa paanan niya at nahiga roon. At nang maghahating gabi na ay nagising si Boaz. At nang nag-inat siya, nagulat siya na may babaeng nakahiga sa paanan niya. Nagtanong si Boaz, "Sino ka?" Sumagot siya, "Ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit niyong kamag-anak na dapat niyong pangalagaan. Takpan niyo po ako ng damit ninyo para ipakita na pakakasalan at pangangalagaan niyo ako." Sinabi ni Boaz, "Anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ang katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa ipinakita mo noon. Sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman man o mahirap. Kaya huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat ng hinihiling mo. Dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti kang babae. Totoong malapit mo akong kamag-anak, na may tungkuling pangalagaan ka. Pero mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Manatili ka rito ng magdamag, at bukas ng umaga ay malalaman natin kung gagampanan niya ang tungkulin niya sa iyo. Kung papayag siya, mabuti. Pero kung hindi, isusumpa ko sa buhay na Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa iyo. Sige, dito ka muna matulog hanggang umaga." Kaya natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Pero madilim-dilim pa ay bumangon na si Ruth para hindi siya makilala. Dahil ayaw ni Boaz na may makaalam na pumunta si Ruth doon sa giikan niya. Sinabi ni Boaz kay Ruth, "Dalhin mo rito sa akin ang balabal mo at ilatag mo." Inilatag ito ni Ruth at nilagyan ni Boaz ng mga 6 na kilong sebada at ipinasan kay Ruth. At bumalik si Ruth sa bayan. Pagdating ni Ruth sa biyanan niya, tinanong siya, "Kumusta, anak?" Ikinuwento naman ni Ruth ang lahat ng ginawa ni Boaz. At sinabi pa ni Ruth, "Ayaw po ni Boaz na umuwi ako sa inyo nang walang dala. Kaya binigyan niya ako nitong 6 na kilong sebada." Sinabi ni Naomi, "Maghintay ka lang, anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari. Dahil hindi titigil si Boaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya." Nagpakasal si Boaz kay Ruth. Ika-4 na kabanata. Pumunta si Boaz sa pintuang bayan at naupo roon. Nang dumating ang sinasabi niyang mas malapit na kamag-anak ni Elimelech, sinabi ni Boaz sa kanya, "Kaibigan, halika't maupo ka." Lumapit naman ang lalaki at naupo. At tinipon ni Boaz ang 10 mga tagapamahala ng bayan at pinaupo rin doon. At nang nakaupo na sila, sinabi ni Boaz sa kamag-anak niya, "Bumalik na si Naomi mula sa Moab at gusto niyang ipagbili ang lupa ng kamag-anak nating si Elimelech. Naisip kong ipaalam ito sa iyo. Kaya kung gusto mo, bilhin mo ito sa harapan ng mga tagapamahala ng mga kababayan ko at ng iba pang mga nakaupo rito. Pero kung ayaw mo, sabihin mo at nang malaman ko. Kung tutuusin, ikaw ang may tungkuling tumubos nito. At pangalawa lang ako." Sumagot ang lalaki, "Sige, tutubusin ko." Pero sinabi ni Boaz, "Sa araw na tubusin mo ang lupa kay Naomi, kailangang pakasalan mo si Ruth, ang Moabitang biyuda, para kapag nagkaanak kayo, mananatili ang lupa sa pamilya ng kamag-anak nating namatay." Nang marinig ito ng lalaki, sinabi niya, "Kung ganoon, hindi ko natutubusin ang lupa, dahil baka magka-problema pa ako sa sarili kong lupa, dahil pati ang magiging anak namin ni Ruth ay may bahagi na sa lupa ko. Ikaw na lang ang tumubos. Hindi ko kasi magagawa iyan." Nang panahong iyon sa Israel, para matiyak ang pagtubos ng lupa o ang paglilipat ng karapatan sa pagtubos ng lupa, hinuhubad ng isa ang sandalyas niya at ibinibigay sa isa.
Ganito ang ginagawa noon sa Israel bilang katibayan ng kanilang transaksyon. Kaya nang sabihin ng lalaki kay Boaz, "Ikaw na lang ang tumubos ng lupa," hinubad agad niya ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Sinabi ni Boaz sa mga tagapamahala ng bayan at sa lahat ng tao roon, "Mga saksi kayo ngayong araw, nabibilhin ko na kay Naomi ang lahat ng lupain ni Elimelek na minana ni Kilion at Malon. At bukod pa rito, pakakasalan ko si Ruth na Moabita na byuda ni Malon para kapag nagkaanak kami, mananatili ang lupain ni Malon sa kanyang pamilya at hindi mawawala ang lahi niya sa kanyang mga kababayan. Saksi nga kayo sa araw na ito." Sumagot ang mga tagapamahala ng bayan at ang lahat ng tao roon sa pintuan. "Oo, mga saksi nga kami. Naway ang magiging asawa mo ay gawin ng Panginoon na katulad ni na Raquel at Leah, na nagkaanak ng mga naging mamamayan ng Israel. Naway maging mayaman ka sa Ephrata at maging tanyag sa Bethlehem. Naway ang mga anak na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng babaeng iyon ay magpatanyag sa pamilya mo, katulad ng pamilya ni Perez, ang anak ni Huda kay Tamar." Ang mga ninuno ni David. Kaya nagpakasal si Boaz kay Ruth at niloob ng Panginoon na magdalang tao si Ruth at manganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, "Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo. Naway maging tanyag siya sa Israel. Palalakasin at aalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Palaging kinukuha ni Naomi ang bata at kinakalong. At siya ang nagbabantay nito." Sinabi ng mga babaeng kapitbahay ni Naomi, "May apong lalaki na si Naomi." Pinangalanan nila ang bata na Obed. At nang malaki na si Obed, nagkaanak siya na Jesse ang pangalan. At si Jesse ang naging ama ni David. Ito ang mga angkan ni Perez hanggang kay David. Si Perez ang ama ni Hezron. Si Hezron ang ama ni Ram. Si Ram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nashon. Si Nashon ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jesse. At si Jesse ang ama ni David.